Ito guys, magluto tayo ng bibingkang Bisaya. Ito guys, dahil wala akong anong tawag doon, hindi naman to pwedeng magpagiring tayo. Yung ano guys, ginawa ko na lang dito sa blender. Bali 2 cups na ano, 2 cups na rice, binabad ko siya ng 6 na oras. Pero mas maganda guys kung whole night para malambot yung bigas. Kaya lang wala na akong panahon. Kaya ito, inano ko na ito siya guys. Biniblender ko siya. Kailangan pino siya guys yung ano natin sa pagblender. O sige guys, isunod ko na lang mamaya. Ipapakita ko kung paano ko ginagawa yung lahat. Okay. So, ito na guys, yung ano natin, yung giblender ko na bigas. Ilagay na natin sa, ilipat na natin sa malaking paglagyan, pagsalian natin. Okay. So ihalo natin itong ano guys, yung sugar guys. Ang nilagay ko ay 1/4 cup lang, 1/4 na ano white sugar. So ilagay natin dito sa giniling na rice. Hindi ko na maipakita yung ano guys, hindi ko pala na-i-record yung pag-ano ko sa bigas. Pag-babad. So, madali lang naman guys. Basta ibabad nyo lang. Kung may panahon kayo ay hindi kayo nagmadali, ibabad nyo ng whole night. Kasi madali siyang i-blender. Pero okay lang naman. Ang 6 na oras, okay lang naman. Tapos ito guys ay yes, na 2 teaspoon. Diba, ano natin to? Mas maganda yung instant yeast guys kung mayroon kayo. Madali siya. So ngayon, takpan ko ito ng mga 30 minutes. So ito guys ay salt. 1/4 of teaspoon salt, and then white sugar 1/3 cup, and then ito ay yeast ay 2 teaspoon, at saka yung 1 can of coconut milk. So ito na guys yung hinalo ko na dito, yung ano yung pag-grind ko sa pag-blender ko sa rice, isinama ko na yung 1 cup of 1 can of coconut milk. So bali ito na siya. Ito na yung itakpan ko muna ng mga 30 minutes. Okay. Okay. So, kailangan muna guys na matunaw yung sugar at saka yung yeast na ano natin ilagay bago natin takpan. Ito na guys yung binabad kong tawag doon, yung bigas, yung
ano na, naka-blender. Ito na guys, nagbabubble siya kasi nilagyan ko ng yeast. So ngayon, pag sinabing nagbabubbles, it means yung yeast natin ay bago. Pag hindi nagbabubbles guys, yung ano, yung pagkatapos mo binabad, tapos wala kang nakitang gano'n na nagbabubbles, it means yung yeast natin ay hindi na pwede, luma siya. Ngayon, ilagay ko yung last na ano, yung salt. Ito. Para ma-balance yung tamis at saka alat. So, ihalo natin yung salt na nilagay ko hanggang matunaw. At saka, pagkatapos noon, isasalang natin. I-steam ko lang ito kasi mas gusto ko yung malambot para siyang fluffy. So, red rice ito ang ginawa ko guys kasi yun galing yun sa Pinas. Gusto ko kasi na yung pula na bigas. Kaya ito siya ang kulay, kung bakit iba ang kulay niya. Masarap kasi ang red rice, guys. Kaya, ayun. Ready na siya. Ang bango na niya guys kasi yung kung sa atin pa sa Bisaya kasi tuba, wala naman tayong tuba dito kaya ang amoy ng tuba at saka paglagyan mo ng yeast ganun ang parang ano niya, yung aroma niya yung ganun ang amoy, mabango siya at saka yung nilagay ko na asukal ay konti lang, hindi siya ito matamis. So, ngayon, magpakulo na ako ng tubig. So, ngayon, ilagay na natin itong sa molding. Tama lang yata ito kasi tutubo pa ito. Bali, ang ginamit lang kung ano cup ay 1/3 cup, guys. Para hindi siya aapaw. So, nagpakulo na ako ng tubig. Tama lang ang lasa niya, guys. Ito siya. Yan. So, ito na siya. Ilagay ko na sa dahon. At pagkulo itong tubig ay i-steam ko na siya. Yung tubig na paglagyan ko sa bibingka guys. Huwag yung gamihan yung tubig, yung steamer para hindi papasok sa ano, hindi papasok doon sa itong pag-steaman, yung i-steam ko na bibingka. Kailangan siya na hindi mga kalahati lang yung tubig. Ito na guys, luto na yung bibingka ko guys. Masarap siya pero hindi siya gaano nagano umaalsa. Pero masarap siya. Ito ang kulay niya ganito kasi red rice itong ginawa ko. Sana magustuhan niyo ito guys.
ito guys ay ini-steam ko lang ito. Hindi ko ito nilagay sa oven. Kasi gusto ko yung ganito lang at malambot. Fluffy siya guys. Kaya ito ang gusto ko na bibingka. Doon ako sa Pilipinas, ito ang binibili ko na. Ang tawag kasi sa amin ay pinalitaw. Yung isa naman, yung parang nilalagay sa pugon, ay hinurno sa tawag ng Bisaya, sa Bisaya. Kaya gusto ko yung ako ang gagawa na ganito lang steam. Masarap siya guys. Ang nilagay ko kasi yeast. Yun ang pangpaalsa. Pero yung iba, nilalagay nila ay ano, baking powder. Pero mas masarap siya kasi yung yeast ay parang lasa na tuba. Yung ano yung amoy niya ba? Malinamnam. Okay guys, sana magustuhan niyo ito. Pasensya na kayo. Kung ganito lang ang naiano ko sa inyo, na-i-share ko. Pero masarap siya guys. Masarap as in.